Problema pa rin ng Pilipinas ang kakapusan sa supply ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, nais niya na ang lahat ng lugar sa bansa ay mabigyan ng bakuna, pero sadyang hindi pa magandaan niya ang dating ng supply ng COVID-19 vaccines. Ulitin ko, ang problema talaga ng Pilipinas, wala tayong supply na maganda. Kasi kung meron, maibigay na natin sa lahat. Kaya naman ayon sa Pangulo, kailangan munang iprioridad ang mga lugar na may mataas na mga kaso ng COVID-19 sa gitna na rin ng banta ng pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant. It's just a matter of priority ka dito sa yung mga hotspots. Gaya ng mga Maynila and the environs. Nandito lahat yung yung tao. So yung transmission mas mabilis. Sa ulat kagabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Duterte, aabot sa 25 million doses ng COVID-19 vaccines ang dadating sa bansa hanggang sa katapusan ng August. Sa kabila nito, ayon kay Galvez, malaking hamon pa rin ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Medyo challenge po natin itong sa senior citizens. Nakikita natin na hindi pa umangat ang first dosing natin. Dati almost 2 million tayo. Ngayon hindi tayo umangat, kukunti lang po ang ating nabakunahan because of some sort of hesitancy sa ating mga A2. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan pa rin iprioridad ang pagbabakuna sa mga matatanda dahil sa pagtaas ngayon ng case fatality rate. Para sa mga Pilipinong may edad naman na 50 hanggang higit 80 taong gulang, ang case fatality rate ay 5.47%. Ito po ay halos 13 beses ang taas doon po sa ating case fatality rate sa mga less than 1 to 49 years of age at 0.42%. Kanya ito po ang pinakadahilan kung bakit binibigyan prioridad ang ating pong mga matatanda. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benur Abalos, sa susunod na 2 linggo sa pagpapatupad ng mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila, tututok rin ng mga alkalde sa pagbabakuna lalo na sa mga senior citizen. Yung mga senior citizens, yan po ang focus ng ating mga LGU. In fact, sa August 5 po, sa Wednesday, imamark po namin sa amin sa Mandaluyong, 100% na po ang bakunadong senior citizen. Ayon kay Abalos, target ng Metro Manila Mayors na makapagbakuna ng 250,000 per day. Iniulat naman ng Food and Drug Administration kay Pangulong Duterte ang nakuha nilang datos sa Philippine General Hospital at Lung Center of the Philippines ukol sa bisa ng mga bakuna kontra Delta variant. However, in PGH, na kung saan po araw-araw sila po ay exposed dito, meron lamang pong 5 na nagkaroon po ng Delta variant at gumaling pa po lahat. Nung nag-contact tracing po sila dun sa mga exposure nito, out of 400 po na kinontact trace nila sa PGH, dadalawa lamang po ang lumabas na positive. Ibig sabihin, it wasn't as contagious when it came to the PGH. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, malaking tulong pa rin laban sa COVID Delta variant ang kumpletong bakuna, dagdagan pa ang pagpapanatili ng health protocol. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.